Mahal na mga kasama at mga kaibigan, nais namin ni Kadjuri na ipaabot ang pinakatauspusong pakikiramay sa mga anak at kamag-anakan ni kasamang Gregorio Rosal Ka Roger. Gayon din sa lahat ng kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Lahat ng pulang komander at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Lahat ng kapanalig ng pambansang demokratikong prente ng Pilipinas at sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino. Nagdadalamhati tayong lahat sa pagpanaw ni Ka Roger at dama natin ang matinding pangungulila. Subalit higit na mahalaga na ipagdiwang natin ang tampok ng mga tagumpay niya sa matapat na parebolusyonaryong paglilingkod sa proletaryado at mamamayan. Pinaparangalan natin siya bilang ulirang kadreng komunista, katangi-tanging makabayang Pilipino, magiting na pulang mandirigma, malinaw na tagapagpahayag at mabisang edukador at organisador sa hanay ng masang anak pawis. Kasama tayo ng partido, NPA, NDF, mga organo ng kapangyarihang demokratiko, mga organisasyong masa at ng buong sambayanan sa pagpaparangal kay Ka Roger, ang kanyang revolusyonaryong kasaysayan ay mahusay na nilalagom sa pahayag ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas na nagbibigay sa kanya ng pulang saludo at gayon din sa pahayag ng Panrehiyong Komite ng Partido sa Timog Katagalugan na naglalarawan sa kanya bilang walang kamatayang tinig ng revolusyon sa Pilipinas at ng sambayanang Pilipino. Palagian kaming humahanga ni Ka Juli kay Ka Roger na galing siya sa pamilyang magsasaka at manggagawang bukid at masigasig na nagtrabaho para dagdagan ang kita ng pamilya at makaipon ng pera para kumuha ng ilang formal na edukasyon. Ipinagmamalaki namin na sumapi siya sa kabataang makabayan at kasunod nito'y pinaunlad niya ang kamulatan at aktivismong makabayan at progresibo hanggang santas ng revolusyonaryong proletaryo. Nagalak kami nang malaman namin na kabilang siya sa mga kasamang nakatakas mula sa piitan ng Camp Vicente Lim noong 1973 at tumawa kami ng gusto ng ikwento ng mga kasamahan niya sa pagtakas ang kanyang malaking hilig sa pagpapatawa at ibahagi ang ilan sa kanyang mga patawa na may seryosong pampolitikang laban sa US at sa pasistang diktadura ni Marcos. Natawa kami sa pangyayaring hindi ipinalam sa kanya ang balak sa pagtakas. Subalit naulinigan niya ito sa huli at iginit niyang may sali sa pagtakas. Napakagaling niya sa pagtuturo at pag-organisa ng gawaing partido at gawaing masa. Sa gayon, tumaas ang panunungkulan niya sa partido, lalo na sa Timog Katagalugan. Subalit, ang gawaing mahal na mahal niya sa lahat ay ang pagiging broadcaster sa radyo. Natutuwa siyang gumawa ng sariling mga broadcast sa radyo Sierra Madre ng Hilusan at sumagot sa mga tanong mula sa kapwa niyang mga broadcaster sa malalaking network ng radyong nakabase sa Maynila. Seryoso ang madalas niyang sabihin na ayaw niyang maging mataas na pinuno ng revolusyonaryong pamahalaan, kundi ambisyon niyang maging tuloy-tuloy na broadcaster kapag nagtagumpay na ang bagong demokratikong revolusyon. Ano tanuman,
Napakahusay niya sa gawaing propaganda, kaya sumulong siya sa sentral na posisyon bilang tagapagsalita ng partido at ng NDF at bilang pinuno ng kawanihan sa impormasyon ng partido. Noong dekada ng 1990, kapag lumulubay ako sa pagtugon sa mga interview sa radyo mula sa Pilipinas dahil sa ilang gawain ko, laging ikinatutuwa ko na narinig si Carl Roger na siyang madalas natinig ng revolusyon sa Pilipinas at ng sambayanang Pilipino. Napakalaking bentahin niya ang magsalita sa loob ng Pilipinas mismo at mula sa hanay ng mga revolusyonaryong kwersa at masa, at malinaw at tuwiran ang kanyang estilo ng pagpapahayag tungkol sa mga pinakamasalimuot na kalagayan at pagsusuri sa simpleng mga termino na gagap ng masa. Pinalak namin sa negotiating panel ng NDF noong unang mga taon ng nakarang dekada na dalhin si Carl Roger sa labas ng bansa bilang political consultant. Hindi para mabigyan siya ng kalingang medical dahil napakahusay naman ang nakukuha niyang pag-alaga sa magagaling na doktor sa Pilipinas, kundi dahil nais naming siyang alisin sa kalagayan na lagi siyang nakakapaggiit na gumawa ng mahirap na trabaho at lumakad ng malayo sa mahirap na kalupaan. Subalit mula Hunyo 2001, halos nabalaho ang usapang pangkapayapaan. Tinutukoy namin ang bigong pagnanais na ito para ipakita kung paano namin kamahal si Carl Roger at gaano ang aming pag-aalala sa kanya dito sa labas ng bansa. Mangyari pa, di namin tinatawaran ang napakahusay na pag-aruga sa kanya ng mga kasama at kaibigan sa loob ng Pilipinas sa kabila ng mga panganib at hirap. Gaano man kalaking tulong ay hindi sasapat para ipakita ang pasasalamat sa di makasariling dedikasyon at paglilingkod ni Carl Roger sa sambayanan. Nagpakita rin ang kilusan ng lakas ng revolusyonaryong katangian at organisasyon sa kakayahan nitong pangalagaan ang kaligtasan ni Carl Roger mula sa walang habas na pagtugis sa kanya ng kaaway, gayon din sa paulit-ulit na pagtatanong ng kanyang kapwa mga broadcaster sa malaking media. Nagpapasalamat tayo kay Carl Roger sa kanyang pamana ng walang takot na paghahandog buhay at matatag na pakikibaka na dulot niya sa sambayanan at mga revolusyonaryong puwersa. Ang kanyang revolusyonaryong buhay at gawa ay bahagi na ng patuloy na lumalaki at sumusulong na kilusan ng Revolusyong Pilipino. Nagbibigay sigla ang kanyang pamana sa kasalukuyang salinlahi at sa mga susunod. Laging magsisilbing huwaran sa revolusyonaryong kabataan at buong bayan ang kanyang halimbawa.